pangalan ko'y iyong awin, ayon din sa'yo pag-ibig sa akin. Linisin mo sana aking karumhan at patawarin mo ang aking kasalanan. Ako'y kaawaan, o mahal kong Diyos, sangayon sa iyong kaganda kang loob. Mga kasalanan ko'y iyong awin, ayon din sa'yo pag-ibig sa akin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid, na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita, at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan sa masaya naming pagdiriwang sa 40 na paghahanda sa pagkabuhay at sa pakikinabang namin sa salusalong banal ng paghahayang ipinagkamit namin ng katubusan, ikagalak nawa namin ang dulot nitong kabutihan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Oseas. Hali kayo at tayo manumbalik sa Panginoon, pagkat ang nanakit ay siya ring magpapagaling. Siya ang nanugat, kaya siya rin ang gagamot. Sa loob ng 2 ay mapapalakas niya uli tayo uli. At sa 3 tayo'y kanyang ibabangon upang mamuhay sa kanyang pagtangkili. Hali kayo, sikapin nating makilala ang Panginoon. Tiyak na tutuginin tayo sa ating panawagan. Sintiyak ng pagdating ng bukanliwayway. Darating siyang walang pagsala, tulad ng patak ng ulan na dumidilig sa kaparangan. Ano ang gagawin ko sa iyo, Ephraim? Ano ang gagawin ko sa iyo, Huda? Ang pag-ibig ninyo sa akin ay tulad ng ulap sa umaga, gaya ng hamog na dagling napapawi. Kaya nga, ipahampas ko kayo sa aking mga propeta. Lilipulin ko kayo sa pamamagitan ng aking mga salita at simbilis ng kidlat
ang pagkatupad ng aking hatol. Sapagkat katapatan ang nais ko at hindi hain. At pagkakilala sa Diyos sa halip ng handog na susunugin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Katapatan ang naisin, kalakip ng paghahain. Katapatan ang naisin, kalakip ng paghahain. Ako'y kaawaan, o mahal kong Diyos, sangayon sa iyong kagandahang loob. Mga kasalanan ko'y iyong pawiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Linisin mo sana ang aking karumhan at ipatawad mo yaring kasalanan. Katapatan ang naisin, kalakip ng paghahain. Hindi mo nanais ang mga panghandog. Sa haing sinunog di ka nalulugod. Ang handog ko, o Diyos, na karapat dapat ay ang pakumbabat, pusong mapagtapat. Katapatan ang naisin, kalakip ng paghahain. Iyong kahabagan, o Diyos, ang Siyon. Iyong Jerusalem ay muling ibangon. At kung magkagayon, ang handog nala na haing dala sa dambana, turong susunugin, malugod na ito'y iyong tatanggapin. Katapatan ang naisin, kalakip ng paghahain. Magsitayo po ang lahat. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Kapag ay napakinggan ang tinig ng buong mahan, huwag na ninyong alangan ang pag-asa katuparan ng bitin at kaloban. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panong iyon, sinabi ni Jesus ang talinghagang ito sa mga taong ang tingin sa sarili matuwid at humahamak naman sa iba. May dalawang lalaking pumanhik sa templo upang manalangin. Ang isa'y Pariseo at ang isa namay publikano. Tumindig ang Pariseo at pabulong na nanalangin ng ganito, O Diyos, nagpapasalamat ako sa iyo, pagkat hindi ako katulad ng iba, mga magnanakaw, magdaraya, mga mangangalunya, o kaya'y katulad ng publikanong ito. Makalawa ako nag-aayuno sa loob ng isang linggo. Nagbibigay ako na ikapu sa lahat kong kinikita, samantalang ang publikano'y nakatayo sa malayo, hindi man lamang makatingin sa langit, kundi dinadagukan ng kanyang dibdib at sinasabi, O Diyos, sumahabag po kayo sa akin na isang makasalanan. Sinasabi ko sa inyo, ang lalaki ito'y umuwing kinalulugdan ng Diyos, ngunit hindi ang isa,
sapagkat ang sino mang nagpapakataas ay ibababa, at ang nagpapakababa ay itataas. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Pakibati ang katabi, mahal ka ni Lord. Ayan. Salamat sa Diyos, buhay tayo. Amen? Salamat sa Diyos, kahit mahal ang bilihin, nakakakain tayo. Amen? Salamat sa Diyos, mahal na mahal tayo ni Lord. Amen? Bilang pasimula ng ating pagninilay, ay bayaan niyo ako'y umawit. Ayos lang baga sa inyo, ako'y aawit. Ha? Sige. Ito'y isang kanta noong 1983. Sinong buhay na noon? Taas ang kamay? 1983, hoy, mga ano, ayan. No? Alam niyo itong kantang to? Sinasambit ng baliw, awit ng walang laman, ulo mo'y maiiling, tatawagin mong hangal. May isang hindi baliw, iba ang awit na alam. Buong araw kong magdasal, sinungaring rin naman. Sinong dakila? Sino ang tunay na baliw? Sinong mapalad? Sinong tumatawag ng habag? Ito'y nilikha noong 1983 at ang kumanta nito ay si Kuli Desma. At habang pinagninilayan kong mabuting balita at ang kantang ito, ay parang ito'y sumasalamin sa ating mabuting balita. Sino ang mapalad at sino ang baliw? Sapagkat sa ating mabuting balita ay napakinggan natin ang dalawang taong pumunta sa templo para magdasal, isang Pariseo at isang publikano. Itong Pariseo, no, anong sabi sa atin? Nagdasal siya, anong sabi? O Diyos, nagpapasalamat ako, napakaganda. No? Sapagkat siya'y nagpapasalamat sa Diyos. Subalit, ano ang sinabi niya? Hindi ako katulad ng iba, mga magnanakaw, mandaraya, mga ngalunya, at natutulog sa simbahan. Na hindi naman, no? Kumbaga, ang ginawa niya rin Pariseo, aba, eh, ang ganda nga na, nagpapasalamat. Anong ginawa niya? Aba, itinaas naman niya kanya sarili, no? Ay, Lord, ay, ako'y hindi katulad ng ilan, no? Ako'y nagbibigay ng ikapo, o ako'y sumusunod sa batas, no? At hindi ako katulad ng publikano, ako'y hindi makasalanan. Baliw. Hindi siya nagdasal. Inangat niya ang kanyang sarili sa harap ng Diyos. Ipinagmayabang niya sa Diyos, Lord, I am the best. Yan. Pero anong dasal nung publikano? Panginoon, kahabagan mo ako sapagkat ako'y makasalanan. Sinong dakila? Sino ang tunay na baliw? Ang baliw, yung Pariseo. Bakit? Hindi ko naman kailangang pagmayabangan ng Diyos eh. Bakit? Lahat ng akin galing sa Diyos. Lahat ng biyayang natatanggap ko galing sa Diyos. Talino ko, kagalingan ko, kalooban ko galing sa Kanya. At ako'y hinahamon ng Diyos yung mga kagalingan na natanggap ko sa Kanya, ibahagi ko sa iba, hindi para ibagsak, hindi para laitin, at hindi para ikumpara ko ang sarili ko sa kanila na mas magaling ako. Maling-mali yun. Kaya yung kinalugdan ng Diyos ay yung publikano. Bakit? Inamin niya nga ako'y makasalanan. Hindi ako karapat-dapat sa iyo. Kaya nga dito sabi ng Panginoon, tandaan ninyo, ang nagpapakataas ay ibababa at ang nagpapakababa ay itataas. Sapagkat sa Panginoon, ang mga taong nagpapakababa ay kanyang pinagpapala. Amen? Sabihin nga ninyo, ang nagpapakababa ay pinagpapala. Sabi mo sa katabi mo yan, ang nagpapakababa ay pinagpapala. Amen? Ito ang narinig natin sa aklat ni Propeta Hosea.
Sabi ng Panginoon sa unang pagbasa, halik kayo sa akin. No? Ay, tayo na nga ang lumayo sa Diyos. Tayo na nga ang nagkasala. And yet, ang Diyos ang nagsasabing, bumalik kayo sa akin. Ay, paano tayo makakabalik sa Diyos? Kapag ako'y marunong magpakababa. Sapagkat sa taong mayabang, kahit na siya ang may kasalanan, hindi siya aamin. May pride eh. No? O hindi, tama lang. Mali na nga yung ginawa. Aba, isasabi, hindi, eh, ginawa ko. Ito, nararamdaman ko, tama ako. Bay, hindi gayon sa harap ng Panginoon. Sa harap ng Panginoon, ikay magpapakababa. Ako'y magpapakababa. Bakit? Ako na nga'y nanakit sa Diyos. Ako pa yung may ganang itaas ang sarili ko. Pakiwari ko'y mali. Unang pagbasa'y nagpapaalaala sa akin, ako'y magbabago, no? Ako'y magbabalik sa Diyos, hindi dahil siya'y nakakatakot, kundi magbabalik loob ako sa Diyos sapagkat ang pag-ibig niya at kabutihan niya ay nag-uumapaw. At matatanggap ko lamang ito sa pamamagitan ng aking kababaang loob. At ito ang pinapakita sa ating mabuting balita. Na sa harap ng Diyos, wala ho ika tayong pagmamalaki. So, kahit ikaw man ang presidente ng Pilipinas, ikaw man presidente ng United States, ikaw may merong katungkulan, ikaw may napakayaman, ikaw may napakaraming borlolo'y sa katawan, hindi yan galing sa atin. Yan pa rin ay galing sa Diyos. Sabi nga ng isang kasabihan, no? Ipinanganak kang hubad. Anong susunod? Mamamatay ka ring hubad. Iba magdadamit sa iyo. Lumabas tayo sa sinapupunan ng ating mga ina na wala tayong dala. Babalik tayo sa inang lupang wala tayong dala. At yan ang hinahamon ng ating mabuting balita. At yan ang hinahamon sa atin ngayong panahon ng Kwaresma. Sikaping magpakababa. Alam niyo, no, ako'y bata pa. No? O siyempre, ako'y magpo-42 na ngayon eh. No? Ngayong taong ito eh. No? Pero feeling ko 35 ako. Aba, no? No, ako'y seminarista. No? Basta ako'y napapadalaw sa Dolores Quezon. Ako'y napunta doon sa taas. Hindi may pahalikan doon eh. Ngayon ay National Shrine na yun eh. No? Ako'y humahawak doon. No? Ako'y humahawak doon sa damit ng mahal na inang Birhen Dolorosa. Ang sinasabi ko, mahal na ina. No? Ako po naman ako itulungan ninyo. No? Ako'y gusto ko humagpare. No? Alam ko'y marami ko pinagdadaan ng mga pagsubok ngayon. Pero mahal na ina, ako'y tulungan mo na maging pare. No? Ako'y tulungan mo mailapit sa iyong anak. Sapagkat ang pagiging pare, ito ay hindi ito hinahangad. Ito regalo ng Diyos. At sapagkat ngayon ay Sabado, no, ay tayo pinapaalalahan na nakapagsabado ito yung araw ng mahal na birhen. No? At tayo tinuturuan ng mahal na birhen na sa kababaang loob, pagpapalain tayo ng puong may kapal. Amen? Na tayo mga deboto ng mahal na pong Jesus Nazareno, katulad ng mahal na ina, maging mababang loob tayo. Bagamat siya ang ina ng Diyos, hindi niya itinaas ang sarili niya. Siya'y alipin ng Panginoon. Kaya hari nawa, no, sa ating pagpapatuloy ng banal na misa, ngayong umagang ito, baunin natin, no, ang magandang aral ng mabuting balita. Huwag maging mayabang, huwag maging mapagmataas, sapagkat pinagpapalang ng may kapal ang may pusong mababa. Amen? Kaya bilang panghuli, tingnan mo yung katabi. Tingnan mo yung katabi mo. Maka natutulog na yan. Gisingin mo. No? Sabihin mo, kapatid. Laksan nyo naman. O, kapatid. Hoy, ulit. O, kapatid. Matuto tayong magpakababa upang nang sa ganun, kamti natin ang abot-abot at naguumapaw na pagpapala ng poong Nazareno.
Amen. Tumayo po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, taglay ang pusong nagsisisit, nagpapakumbaba. Humaharap tayo ngayon sa Diyos. Tumugon tayo ng tapat at nagpapakaabang panalangin sa mga kahilingang ito. Padaluyin mo sa amin ang iyong habag, O Panginoon. Padaluyin mo sa amin ang iyong habag, O Panginoon. Ang simbahan naway maging isang tiyak na kanlungan para sa mga makasalanan at mga itinatakwin ng lipunan. Manalangin tayo. Padaluyin mo sa amin ang iyong habag, O Panginoon. Ang mga naglilingkod sa bayan, naway magbigay ng higit na malasakit sa mga kababaihan, mga bata, mga ulila, mga matatanda, at mga walang tahanan. Manalangin tayo. Padaluyin mo sa amin ang iyong habag, O Panginoon. Ang mga mananampalataya naway magkaroon ng higit na malalim na pananalangin at pagsisisi lalo na sa mga panahong ito ng Kwaresma. Manalangin tayo. Padaluyin mo sa amin ang iyong habag, O Panginoon. Ang mga may sakit naway maranasan ang nakapagpapagaling na kapangyarihan ni Kristo upang mabigyan sila ng pag-asa. Manalangin tayo. Padaluyin mo sa amin ang iyong habag, O Panginoon. Ama, tinutunghayan mo ang aming mga puso at nakikita ang aming mga pangangailangan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Sa'yo aming handog ang pinapayatalak na ito, handog ng iyong bayan sumasabot, humihingi ng katawan. Sa pagsunod sa utos mo, nalulugod akong labis, di masukat ang galak ko, pagkat aking ini. Sa'yo ang aming handog ang tinapay at alak na ito, handog ng iyong bayang sumasamot, humihingi ng patawad. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay. Sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha sa iyong kagandahang loob, dinadalisay mo kami upang sa iyong makadulog. Sa pagdiriwang na ito ng maringal na paghahandog, maihain nawa namin ang iyong ikinalulugod. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa aming kusang pagtitiis ng hirap, tinutulungan mo ang aming maitumpak ang kinahimas ng pagsalungat
sa pananagutang iyong iniatas sa aming pagtulad sa anak mong mahal na nagpakasakit para sa tanan, ang pagsisikap namin iyong kinalulugdan at ang pagpapakabuti namin iyong ikinararangal. Kaya kaisa namang hena nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yun, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman ang matapos ang hapunan, hinawakan niyang kahalis, muli kanyang pinasalamatan, inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, nang bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Tumayo po ang lahat. Ipagmunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nakakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ang kanyang kabiyak na pusong si San Jose, kaisa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagkupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ni Yesu Kristo na aming Panginoon. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka,
sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala. Para nang pagpapatawad namin sa nakakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso. At iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghe mong aming pananampalataya at wag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Sa pagsasawak ng katawanan. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo. At isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Masdan mo, O Diyos, ang lingkod mo. Ang diwa ko'y nandiyan.
susuko'y nabibigati kong mawala'y sa'yo. Kailan ko pa kaya matitikman ang awa mo? Kailan tatamuhin ang patawad mo? Kaya nga, O Diyos, kalugdan mo ang pagbabalik loob ko sa iyo. Diwa ko'y linisin mo, puso ko ay buksan mo upang matugunan tawag mo. Ang diwa ko'y naninimdim, umalayo sa'yo. Ang puso ko'y namimigati kong mawala'y sa'yo. Kailan ko pa kaya matitikman ang awa mo? Kailan tatamuhin ang patawad mo? Announcement. Inihahandog po ng simbahan ng Quiapo ang Nazareno Medallion. Ito po ay nakakahalaga ng 20 pesos at mabibili sa ating Paris Finance Office. Ang Nazareno Medallion tuwing Biyernes at Linggo ay mabibili rin sa mga booth o tent sa may BPI Quezon Boulevard at sa Benedict Building, Ground Floor, Evangelista Street mula alas 7 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. Mabibili pa rin po ang ating opisyal na imahe ni Jesus Nazareno. Ang large size ay nakakahalaga ng 2,500 pesos. Ang medium size ay 1,000 pesos. At ang small size ay 600 pesos. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating Paris Finance Office. Ang mga oras po ng ating Finance Office, tuwing Lunes hanggang Huwebes, at Sabado ay alas 8 ng umaga hanggang alas 4:45 ng hapon. Tuwing Biyernes at Linggo ay alas 7 ng umaga hanggang alas 6:45 ng gabi. Ang malilikom po na pondo ay gagamitin sa pagsasaayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Tumayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagsasanong lagi sa banal na pakikinabang, mapangatawan na nawa namin ng wagas na ginagampanan sa aming pagsasaloob na lagi namin ipinagdiriwang sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang mali na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalaala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ay kanilang iibigan at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo.
Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Viva nuestro Padre Jesus Nazareno! Viva! Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, inipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwala kita na kami. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwala kita na kami. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin.